Hi guys! So, welcome to my YouTube channel. Please subscribe and hit the like button. So, by the way guys, I'm engineer Jemariah Despe. Jamie Despe for short. So, yung vlog na ito is para sa mga kumukuha ng engineering, mga planong kumuha pa lang ng engineering at mga nagbo-board exam na, particularly civil engineering kasi civil engineer po ako. So here it is. So paano ba makaka-survive at magiging engineer? So aminin na natin, ang hirap ng math, di ba? Tapos sasamahan mo pa yun ng science. So nakakabaliw, totoo, nakakabaliw. Pero hindi naman kasi lahat ng nagiging engineer is expert sa math. Katulad ko, hindi naman ako expert sa math. Pag tinanong ako bigla ng 15 minus ganito ganyan, no? Kaya 100 minus 74, hindi ko naman siya masasagot agad, di ba? So hindi lahat ng mga nagiging engineer is human calculator. Meron mga nagiging engineer dyan na super galing talaga sa math. Sobrang bilis magkwenta. Pero hindi lahat. So kapag may sinasabi na, ay, mahina ka sa math, so huwag ka na mag-engineer, so ganun. So pwede pa rin talaga naman, dapat magaling ka talaga sa math. Pero, hindi naman dapat super galing. Saka hindi naman lahat ng mga nag-i-engineer o naging engineer is super galing nung high school. Kailangan ba valedictorian ka, salutatorian ka? So, hindi naman kailangan ganun. Well, stay tuned and click the subscribe button. So, magbibigay ako, binilang ko nasa 7 tips ito. So, 7 tips kung paano ka makaka-survive sa engineering board exam. Paano ka magiging engineer? Number 1. So, number 1 is, dapat magaling ka mag-memorize. Okay. Yun talaga, dapat magaling ka mag-memorize. Sa board exam kasi, so nasa almost 200 plus or 300 plus, depende kung anong engineering course ka. So sa civil engineering kasi sa fluid, mga hydraulics, ganyan, geotechnical engineering, napakadaming formula ang kailangan mong i-memorize. So hindi naman lahat yun magagamit mo totally sa board exam, pero one of them pwedeng itanong sa board exam. So I encourage you na mag-practice ka na mag-memorize, memorize, memorize. So, may technique ako dati dyan. So, kapag ka gusto mo kunwaring matandaan talaga yung formula na yun, di ba by letter siya, minsan is TL over JG, mga ganyan. So, may mga formula. Mag-isip ka lang ng sentence. So, sentence, bubuo ka ng sentence para matandaan mo yung formula. So, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahalang gumawa ng sentence, names, characters, events, bahala ka na magkakadugtong-dugtong dun para makagawa ka ng formula. Okay? So, number 2. Ang number 2 kong tip is magkaroon ka ng tamang schedule. Okay? So, hindi naman kasi dapat aral ka ng aral. So, sabi mo, kailangan mag-aral ako ngayon, mag-aral ako bukas, mag-aral ako every day, every hour, di ba? Nakaka-exhaust yun, ayaw ng utak mo yun. So, hindi ka makaka-survive sa board exam, sa mga quizzes nyo, sobrang hirap talaga pag-engineering. So, kailangan matuto kang mag-manage dun sa utak mo kung ano yung gusto ng utak mo, di ba? Kung gusto niya magpahinga, magpahinga ka. Pero wag masyado. Baka naman gawin mo pahinga mga tatlong araw, ganyan. So ako kasi ang ginawa ko dati nung nagbo-board exam ako, sa Besavilla kasi ako review center. So ang pasok ko is Monday to Thursday. Monday to Thursday yung pasok ko half day, every day. Uwian ako from Cavite, Manila. Then Cavite, di ba? Ang saya. Hindi ako nag-dorm. So, yun. Umaalis ako ng bahay noon is nasa 5 to 5.30. Minsan nalilate pa ako pag dumating ako sa Besavilla. Kasi sobrang traffic, guys, dyan sa Bacoor. Grabe. Nakakaawa. Alam mo yun, nakikipag-unahan talaga ako makasakay lang ng bus. Minsan, ang nasasakyan kong bus is hanggang Baclaran lang. So, from Baclaran again, papuntang Manila, ang haba na naman ng pila. Minsan, walang pila. Kahit saan, puro pila. Di mo alam kung saan ka pupunta. Tapos, may darating dyan na mga papunta ng Loton na bus. Or minsan, diretso na kapag Sunerte, diretso na agad doon sa Moraita. Pero, guys, ang hirap. Sobrang
tight ng schedule. Kasi darating ako doon, minsan nag-start na yung class, and then magte-take down notes ako. Pero sa Besabilia kasi, hindi ka na magte-take down ng notes kasi magbabayad ka na lang ng piso per page doon sa Xerox machine na nag-aaral sila ng Xerox doon. So, ayun, magbibigyan na sila ng handout sa'yo. Then, yun, ang schedule ko noon, babalik ako, makaka-uwi ako ng bahay noon kapag uuwi, half day kasi. Uuwi ako, makakarating ako ng bahay, mga 2 to 2.30 p.m., 3 o'clock. So, ayun, nag-aaral na ako noon. So, ang ginagawa kong schedule noon sa board exam na paghahanda, review. So, Monday to Thursday is magre-review ako sa Besabilia. Pag-uwi, ire-review ko kung ano yung tinakel nung araw na yon. And then afternoon, Friday is my rest day. Okay? So wala akong ginagawa sa Friday. And then pagdating ko ng weekend, Saturday and Sunday is my mini board exam. Okay? Nagbo-board exam ako niyan. Tina-timeran ko yung sarili ko. Magigising ako ng 6 o'clock, maliligo, kakain, at eksaktong 8 o'clock mag-a-answer ako ng questions. Yung mga questions, gumagawa kasi ako ng mga ano na tawag dito, CE board exam questions na magkakasama na siya. So, kung taga Besabilia kayo o nagpaplano kayong pumunta sa Besabilia or hindi kayo sa Besabilia, pero pwede naman kayo bumili ng books nila. So, meron kasi silang inanong books binibenta ng mga books na nakakompile na doon yung mga CE licensure exam. So, alam ko sa ibang course ng engineering, meron din ganun, mga nakakompile na board exam. So, mahalagang mahalaga yon. Kahit na engineering ka pa lang, so, nag-aaral ka pa lang sa university, bumili na kayo, meron yung sa mga national bookstores, or pwede kayong online, di ba? Yun. So, schedule lang. Schedule. Kailangan maganda ang schedule mo. Ayusin mo mabuti yung schedule mo, alam mo kung kailan ka magpapahinga. So, meron ka rin cheat day. So, parang ano lang yan, parang gym na meron kang cheat day for the week ay magkakaroon ka ng exercise program and at the end of the week, mag-cheat day ka. Pero huwag sobrang cheat day kasi baka ma-accumulate lahat yung mga na sayang mong calories, di ba, pag mag-gym ka. So, ganun din sa pag-aaral. So, wag naman masyadong OA. So, yung tamang relax lang. Yung nasabi ko na rin kanina sa number 2. So, yung number 3 ko is read advanced board exam books. Okay? Kasi ginawa ko yon at effective yon. So, ngayon pa lang, magbasa-basa na kayo ng mga board exam, past board exam na tanong. Okay? At sagutan nyo. So, yon. Pinaka-effective yon. Kasi ano ba talaga ang gusto mo para maging engineer? Pumasa ka, syempre, sa board exam. Certified engineer pag bumasa ka sa board exam. So, dapat paghandaan mo. Okay, and number 4, manood ka sa YouTube ng mga tutorial kapag nahihirapan ka. Lalo ako, panganay kasi ako. Tapos, nakatira ako sa lolo at lola ko. Hindi naman sila mga engineer. So, meron naman akong kapatid na kumukuha rin ng engineering. Pero, mas nauna ako. So, kapag may mga tanong ako, wala akong matanungan. Diba? Yun yung mahirap eh. Kapag ikaw yung nag-iisang engineering o kumukuha ng ano sa bahay, sa inyong family, mahirap yun. Lalo kung yung may mga kakilala kang engineer sa family pero sobrang layo nila. Hindi mo silang matanong. So, I advise you to watch YouTube tutorials sa math. Meron naman yun. Hanapin nyo lang. Kunwari, nahirapan kayo sa mga integral calculus, ganyan. So, i-search nyo lang yun sa YouTube, meron yun. Yung number 5 ko, nabanggit ko na rin kanina to sa number 2. Excited na excited mag-anin. So, sa number 5, practice answering questions fast. Okay? So, sa civil engineering, yung mga fluid, hydraulics, ganyan, geotechnical. Minsan kasi sa amin, nagbibigay ng questions for the board, for the exam, prelims, midterm, finals. So, minsan mga 4 to 5 tanong, tapos 3 oras yun, yung klase, diba? Ganyan. So, kung ikaw nag-aaral ka pa lang, okay lang na masagutan mo yung questions ng for the whole hour. Pero kasi kapag ka magbo-board exam ka, you have only half a day
to answer 100 questions with the same weight. Yung weight nila is kung ano yung exam mo doon sa school. Ganon din yung exam mo sa board exam na sinasagutan mo yung question na yun dati sa university mo nang nasa 1 hour lang. Pero sasagutan mo siya sa board exam, kailangan mga 2 minutes lang meron ka ng sagot, di ba? Besh, ang hirap, nakakabaliw. Parang ikaw, sa una na mag-board exam ka, parang ano yun? Imposible yun, di ba? Ano yung mag-drawing ka pa, tapos isasolve mo pa yun, mag-ship-solve ka pa, pero alam ko ngayon wala na ship-solve eh, di ba? So sa panahon ko kasi may ship-solve pa. So ayun, ang hirap, di ba? Lalo kapag walang ship-solve, mga ganyan. Kaya, I encourage you guys na mag-practice na bilisan sumagot sa board exam. Kung sa mga exam nyo, mag-practice na rin kayo sa bahay kung nag-aaral kayo, hindi lang dapat aral. Dapat mag-practice kayong sumagot ng mabilis. Kung meron kayong mga set of questions, timeran nyo yung sarili nyo, sagutan nyo yun. Yung 10 questions, kailangan masagutan mo in 10 minutes. Ganyan. Kailangan a minute, makasagot ka na. So, dapat malaman mo yung technique. So, ikaw mismo sa sarili mo, malalaman mo, ano ba yung technique para mabilis kong sagutan yung ganitong klase ng question? Yung ganitong klase ng problem? Buoyancy. Ano bang mabilis? Ano bang technique dito? Diba? Kailangan ikaw na nag-aaral ka, makakahanap na kasi ng technique mo eh. Kasi hindi naman laging by the book ka. So, kailangan, makakaano ka rin dyan ng ano ba yung dapat na sequence ng pagsasagot. So, discarte lang guys, para talaga makapasa. Tuloyin ko na yung 1, 2, 5. So, dito na tayo sa number 6. So, sa number 6, I encourage you to know your thesis as soon as possible. So, yan yung isa sa mga nagiging problem ng mga college students. Ako, isa na rin ako doon. Nahirapan kami maghanap or mag-discover or mag-isip ng thesis. Kasi meron tayo sa engineering ang mga thesis kasi is mostly research. Mag-value engineering ka. Or dapat yung thesis mo makakatulong sa environment. Kasi alam mo naman ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, napaka-polluted na. So, as an engineer, dapat may ma-contribute ka on how to minimize the pollution or how to build something without affecting the ozone layer, affecting the nature, di ba? Dapat ganun ang mga thesis. Kailangan eco-friendly, okay? So, ngayon, ang dami-dami na kasi yung mga research. So, hindi pwede kasi na yung thesis niya gagayahin mo. Like, thesis nung way back 2000, then ngayon, iti-thesis mo yun. Hindi pwede. Pwede mo lang siyang i-improve. Okay, guys? I-improve. So, kung dati naging lata gamit niya, dapat ngayon, mas high-tech na sa lata. So, kailangan i-improve yung thesis noon. Then, i-improve mo siya ngayon. Or gagawa ka talaga ng something new. Okay? So, ayun yung mahirap na part dun. As a student, kasi learning ka pa rin eh. On progress. So, hindi mo alam, okay ba to? Feasible ba to? So, dapat number one, it's feasible, di ba? So, dapat alam mo agad. Siguro nasa third year ka pa lang kapag meron ka ng mga tawag dito, yung major subjects. So, dapat alam na alam mo na na gusto ko maging thesis ganito. So habang na third year, fourth year, and then pagdating mo ng fifth year, alam mo na no yung thesis mo, meron ka na talagang nakikitang goal na ito yung gusto ko maging thesis. Ang hirap kasi kapag kung kailan fifth year ka na doon ka mag-iisip ng thesis mo, like ako sa experience ko sa grupo namin, ilang beses kami nagpalit ng thesis kasi on the spot, di ba, syempre mag-iisip ka ng thesis nyo with your groupmates, tapos malalaman mo na hindi pala siya feasible, imposible, wala namang patutunguhan, ano yung maiko-contribute ng thesis mo, wala namang maitutulong yan sa Pilipinas, di ba, ang hirap. So, I encourage you guys, research na ngayon pa lang habang maaga pa kung ano ang inyong magiging thesis. Number 7, you don't have to love math. You just need to have great imagination. So, as an engineer, kailangan magaling ka mag-imagine. Okay? Literal, imagine. Diba? Kung mga pipikit-pikit ka, ganyan. Hindi naman yan. Kasi alam mo, sa board exam, wala na talagang time mag-drawing pa. Okay? So, lalo yung mga statistics na, ano, statics
pala, I mean statics, 'di ba? Sa second year or third year ng engineering. So meron kang mga X, Y and Z na ano, na linya-linya ganyan. So hindi mo na ano, wala ka nang time mag-drawing noon, 'di ba? Sa papel. You only have 1 to 2 minutes to answer each board exam questions. At tapos napunta ka pa sa ganun, magdo-drawing ka pa ba ng puno, magdo-drawing ka pa ng tali, ganyan. So you have to practice your imagination skills, okay? Kailangan na-imagine mo agad. Habang binabasa mo yung problem, parang nagbi-build na doon sa utak mo yung kada, kunwari nasabi doon, may truck, dadaan siya sa ganitong road na ganito ang PSI niya. So, ma-imagine mo na agad na may truck, dumaan siya at this velocity, ganyan-ganyan. So, dapat ma-imagine mo na yun eh. Habang binabasa mo yung question, nagbi-build na sa utak mo kung ano yung question, na pipicture mo na siya. And then at the end of the question, dapat buo na siya sa utak mo and alam mo na, sasagutan mo na kaagad yun, di ba? So yun, dapat magaling ka mag-imagine. Okay lang na hindi ka ganun kahenyo masyado sa math. Basta magaling ka mag-memorize at magaling ka mag-imagine. At magaling ka sa pagano ng schedule mo pag-aayos. Para lagi ang utak mo, hindi pwedeng laging exhausted. Kailangan tama lang, okay? And again guys, sinasabi ko, hindi lahat ng mga naging engineer ngayon, nakabasa sa board exam, ay super henyo, okay? Kasi meron naman dyan mga nagkakanda bagsak naman nung high school, pero tingnan mo, one take lang sila sa board exam. Kasi alam nila kung papaano ang tamang diskarte. So, ayun guys, thank you for watching my short vlog about sa engineering. So, para sa mga kukuha ng board exam, nangangarap maging engineer. So, good luck. Pray lang kayo lagi na makakapasa kayo, okay? Kung bumagsak kayo sa mga subjects nyo, it's okay. Just kung yun talagang gusto nyo maging engineer, move forward lang kayo lagi, okay? Huwag kayong mawawala ng pag-asa kahit anong sabihin nila na bagsak ka, bobo ka, ganyan. Hindi, okay? Huwag kayong magpapa-apekto. Kung gusto mo maging engineer, magiging engineer ka kahit anong mangyari. Basta sa tamang, diskarte lang, okay? So guys, huwag kayong makalimot na mag-subscribe sa akin channel. Andyan lang yan, okay? Subscribe lang. Okay, thank you and God bless. See you on my next video. Bye-bye!